Isa namang babae ang namatay matapos sumailalim sa tatlong aesthetic procedure kabilang na ang liposuction. Isa sa ilalim na po sa autopsy ang bangkay para matukoy kung ano ang kinamatay at sino ang dapat managot. Nakatutok si Cedric Castillo. Buong akala raw ng mga magulang ng 29 anyos na si Cheryl Saturnino na karaniwang emergency lamang daw ang nangyari sa anak matapos sumailalim sa tatlong uri ng aesthetic procedures sa clinic na ito sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Hindi na raw nila inabutan pa ng buhay si Cheryl. Sa operating room, pagdating namin, ayun, nakatakip na siya ng kumot. Actually, hindi ko alam na ganun ang daratnan ko. Akala ko buhay pa siya. Wala po kaming alam. So, kahit yung dati pong procedure niya? Lahat po, lahat ng procedure po niya, wala kaming alam. Pasado alas 5 ngayong hapon, tinungo ng mga magulang at kaanak ni Cheryl ang opisina ng The Icon Clinic kung saan namatay ang anak nitong Linggo ng madaling araw. Hindi lang namin kung how much did she pay. So nalaman namin kung magkano, and then we requested for a refund. And then granted naman so far yung refund. Yung family ba pakakasuhan ng clinic o ipapaubayan niyo sa police? Oh well, we're contemplating on that. We're just waiting for the result of the histopathology exam. Base sa inisyal investigasyon ng Mandaluyong Police, alas 5 ng hapon nitong Sabado, March 25, nang ipasok sa operating room ng clinic si Cheryl para magpa-liposuction at butt and breast augmentation. Mag-alas 3 ng madaling araw kinabukasan, napansin na lang daw na wala ng pulso ang pasyente. Tapos na noon ang mga operasyon. Nakaburol ngayon si Cheryl sa isang funeral parlor sa Caloocan. Tumawag na yung doktor na nag-operate doon sa Makati Med, tumawag ng ambulansya, no? Na tinry nilang ma-revive to around 2:40 pero nag-expired siya mga 3:21. Dalawang doktor, isang nurse assistant at isang staff nurse ang kinilala ng pulisya na nagsagawa ng procedure kay Cheryl. Nagsumitin na raw ng mga dokumento at lisensya ang mga ito para sa kanilang investigasyon. Paglilinaw ng Mandaluyong Police, wala pang suspect sa pagkamatay ni Cheryl. Kinausap ng mga investigator ko yung doktor, no? Kaya lang, nagpe-prepare pa sila ng statement, nagpapa-assist sila sa lawyer nila, no? Ang pinaka magiging matibay na batayan natin dito, yung resulta ng autopsy. Sa liham ng abogado ng Icon Clinic sa Mandaluyong Police, humingi ito ng hindi bababa sa 5 araw para makapagsumite ng affidavit ang mga nagsagawa ng procedure kay Cheryl. Sa isang statement, sinabi ng abogado ng The Icon Clinic na maliban sa pag-alalay sa pamilya ni Cheryl, nakikipagtulungan din daw ang kumpanya sa imbestigasyon ng pulis. Ikinalulungkot daw ng Icon Clinic ang pagkamatay ni Cheryl na ilang taon na raw nilang regular na pasyente. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.